Andun lang yung heart. Dito ibabaw. Ito yun, sir, yung sinabi ko na parang nakuna na. Ito yun, oh. Hindi dito. Heart yan, performance, sir. Heart, yan. Tapos may kasama yung pool. Ito, parang takit lang yata ito, eh. May silsil pa ng bara, oh. Yan, sir. Laki na. Parang vertical tanging. Butas na. Ano yung ganyan pala yung bak namin. Kakuha kami ng mga bato na black, orange, red, at saka parang yellowish heart. Legit na heart talaga to. Tingnan mo yung saro. Magandang araw po sa kanilang lahat, Luzon, Visayas, Mindanao. Magbabalik na naman po tayo pang magbabahagi na naman po ng konting kalman tungkol po sa Yamashita Treasure na naman. Isa na naman pong Yamashita Treasure site ang natuklasan at ibinahagi niya sa atin ang ilan po sa kanyang natagpuan, natuklasang mga markers. Video po tungkol sa pinagbabauna ng mga kayamanan ng mga Japanese Imperial Army. Maaring isa po ito sa mga site kung saan dito po naibaon ang kayamanan na kung saan dinala po ng mga Japanese Imperial Army noong Second World War. Itinago sa kamundukan ng Pilipinas. Ito pong kanyang natuklasan ay atin pong babasahin at ibibigay natin sa kanya. Ang pinakamalapit nitong kahulugan ayon po sa Japanese Code. Pero bago yan, tayo po muna ay magpapasalamat po sa lahat ng mga sumusubaybay sa aking channel. At kung bago ka pa lang po sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan pindutin ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod kong i-upload. Andun lang yun, oh. Andun lang yung heart. Dito ibabaw. Kami din ang ibang nagukay dito. Kasi may group dito. So dito sa ibabaw dito, dito sa ibabaw, sir. Ito yun, sir, yung sinabi ko na parang nakuna na. Ito yun, oh. Ito yun. Ito. Kasi ito, ito yung sinabi ko, sir. Ito yung sinabi ko. Ito. Hindi dito. Heart yan na performance, sir. Heart, yan. Tapos may kasamang hole. Ito. Ito yung hole, oh. Ang daming. Ang niya ay 3 inches. Tapos 3 inches din, oh. Laki niya. Ito yung, sir. Ito yung sinabi ko na parang nakuna na. Heart. Ito yun, sir. Parang takit lang yata ito, eh. May silsil pa ng bara, oh. Ayan, sir. Laki na. Parang vertical tanging. Tapos ito. Hanggang bang dito. Parang giveaway siya yata. Yun. Siguro pang... So, ito. May mga hole sa gilid niya. May paalala na parang may tanong. Okay, sir, ito yun. So, may mga counter sign nito, sir. Ganito.
pa. Counter sign. So ito sir, ito ang hinukay namin sir. Butas na. Di ano ganyan pa lang yan lalim. Kakuha kami ng mga bato na black, orange, red, at saka parang yellowish. At saka yung ito, yung parang magaspang, ito yung parang yellowish color. Yellowish color. So ito yun sir, yung parang baso. Parang anong bali. Wala ganyan ang tubig. So dito kayo, kasi may group din sir. Yun yung hinukay namin sir. Akala namin, ayun sir. Akala namin, kuha na, wala na pala. Kasi, sinuong ko lang yung lid sa dalim. May karagam ng market pa sir. May karagam ng market pa. Ang pang mga hukay din. So yan sir. So, siguro, siguradong nakuha na to sir. Or ansa, tatagay mo, nakuha na ba ito? Kasi sa mga marker yan, heart. Legit na heart talaga to. Tingnan mo yun sir. Napanood po natin mga ka-treasure hunter ang kanya pong video na ipinadala, no? Napakaganda. Ito po ay halatang inukit sa bato yung mga sign. Itong mga ganitong klase ay kinakanal. Ito po ay ginagawang sign. Palatandaan po na underwater, nasa tubig. Ilalim ng tubig ang nakatagong sikreto. Yung parang letter M na maliit na yan ay underwater ang ibig sabihin yan. At yung parang wave na maliliit ay traps tubig. So traps tubig underwater ang kayamanang itinago ng mga Japanese Imperialism. Yan po ay design. Dinisign talaga ng mga Japanese yan bilang palatandaan na nasa tubig o nasa ilalim ng tubig ang kayamanan. Yung pakanal na yan na pakurba na may mga parang letter M na maliliit, yan po ay ibig sabihin yan underwater, sa ilalim nga ng tubig na katago or sa dinadaluyan mismo ng tubig. Yung pakanal na yan ay water supply. Yan po ay original na design. Hindi po yan ginalaw at talagang ganyan na ang ginawa ng mga Japanese Imperial Army. Disenyo sa kanila kung ginawang pagtago ng kayamanan sa ilalim po ng tubig. Yan po ay nasa Japanese code, no? At hindi po masyadong na-emphasize, pero yung mga nagpapakita ng ganyang klaseng wave na nakaukit ay halatang underwater. So yan po ay heart na hindi naidugtong ng eksakto or maaaring natabunan pa yan ng ano ng mga buhangin. Yan ay treasure under. Wala siyang tulis na masasabi nating susundan. Yan po ay nagsasabing ilalim niyan mismo. Diyan sa ilalim ng heart na yan. At sinabi niya may para siyang nakikitang butas na malalim na parang square o parang pabilog. Yan po ay treasure under. Nasa ilalim mismo. Direct deposit, treasure under. So, ibig sabihin, hindi ka nalalayo. Diyan na mismo, treasure under. Yan po ay kinaroroonan na ng Yamashita treasure. So, hukayan mo yan, i-divert mo yung tubig, ilihis mo yan, at pwede ka nang maghukay. Huwag kang maghukay na may tubig sapagkat maaring mahulugan ka ng mga bato at maaring babagsak sa ilalim kapag may tubig malambot. So yan po ay water traps, dadami din ang tubig kapag naghuhukay ka. So idadivert mo muna yung tubig kapag maghuhukay ka dyan. So posibleng makukuha sa mga ganyan ay gold bars, pag heart shape. At may diamond din yan, hati sa dalawa. So, diamond at saka gold bars. Yan po ang posibleng makukuha po sa ilalim niyan, treasure under.
Yan pong design na yan, napakanal, hindi po yan nakuhanan kung hindi po yan talagang design. Yan ang design ng mga Japanese Imperial Army, na dyan padadaluin ang tubig. Kapag umulan, bumaha, ay dyan na dadaan ang tubig. At hindi basta masira yan, sapagkat matigas po ang konkrito na ginamit nila dyan. Nilagyan nila ng chemicals na pangpatigas yan. At dyan na sa butas na yan ay dadaan yung tubig papunta doon sa may heart na yon. Magiging traps yan doon sa huhukayan ng Yamashita Treasure. Yung yellow na yan ay ibig sabihin na positive yellow sign. Yan pong hole na yan ay deposit. Medyo malaki-laki po ang area na yan na huhukayan. Minsan kapag naghukay tayo ay maabot ng 300 square meter, 200 square meter, 100 square meter, 50 square meter. Pinaka maliit na yun sa mga Japanese Imperial Army. Malalaki po silang maghukay sapagkat marami po ang pinapahukay nila. At dinidesign nila yan na medyo malawak para marami silang mailagay na mga sign na posibleng makapagpaligaw din sa mga naghuhukay at sa mga nagre-recover. So may mga disenyo sila na ginawa. So yung pakanal na yan ay daluyan ng tubig yan papunta doon sa Yamashita Treasure deposit na may heart shape. So, dyan ka maghukay. Good luck po sa iyo. Yan lang pong ating pagbabasa niyan sa Yamashita Treasure na yan, na yung ipinadala. Treasure under direct deposit. Dyan ka na maghukay sa may heart na yan, na may kasamang hole o pabilog na yan na may square. So, hanggang sa susunod, no? Sana po ay mayroon na naman tayong napulot na aral dito po sa kanya pong ipinadalang video. At sa nais pong magpadala ng mga videos, ipadala lamang po ito sa ating messenger at sisikapin po nating makapagbigay sa inyo ng kaunting kaalaman. Ayon po sa Japanese code, dun po natin kinukuha yung ating mga meaning na ibinibigay sa inyo. So maraming salamat. Hanggang sa susunod po. Ito po ang inyong ka-treasure hunter, Yusuf Yamato.